Ay, ano ba nangyayari? Anong na oras na ako naghihintay? Bakit hindi pa rin sila lumalabas? Ngayon lang sila kumakalagan ito. Doon yung ilagay yung basurang yan. Master, ano pa ba itong niluluto namin? Maraming dumarayo para sa mga dibuho ninyo. Bakit yung pong ginagawa ito? Wala akong ganang gumuhit ngayon. Bigyan mo pa sila ng dalawang basket ng basura. Tapo. Mr. Chuck. Brother Tong. Mr. Chuck. Kumusta ka, Brother Tong? Okay na. Hulaan ko. Siguro, naubos mo na naman lahat ng pera mo. Ay, ikaw talaga, kabisado mo ako, Brother Tong, ha? Alam naman ng lahat ng tao rito na sa ating apat na scholar, ikaw lang ang mahilig magsugal dahil naniniwala ka na hindi bali nang wala kang pera basta masaya ang iyong buhay. Kaya naman, hinahayaan kita sa iyong kaligayahan. Ay, hiya naman ako sa iyo. Talaga nakatakda ka na maging isang malayang tao. Katunayan, mas maswerte ka pa kumpara sa akin. Kaya lang, masyadong malaking pera ang inuubos mo sa loob ng dalawang araw. Pagkatapos, pupuntahan mo ako kapag wala ka ng pera. Hindi naman pwedeng laging ganun. Ay, alam ko naman. Tama ka. Dahil doon, sinikap ko na maglakas loob sa huling pagkakataon. Pero natalo naman ako sa halagang kikitain ko na hanggang mamatay ako. Aabot yun ang 300,000. Hihilingin ko sana sa'yo na iguhit muli ako. Sige, naiintindihan kita. Shwe, iwan mo muna kami. Buisit ka! Ano akala mo? Ako pang may utang sa'yo? Hindi pwede! Pakiusap! Patawarin mo na ako. Alalahanin mo na rin na pinahiram ko sa'yo yung magazine ko noong bata pa ako. Inulungan din kita na maibenta ang mga dibuho mo kaya naging mayaman ka. Naghihintay na sa labas ng mga naniningil sa'kin. Gusto nila makakuha ko sa'yo ng 30 dibuho sa loob na isang oras kundi papatay nila ako. Isang oras? Total, magkaibigan naman tayo. Susulat ako ng pakikiramay sa burol mo. Anong itatawag ko sa'yo? Mokong o estafador? Pamili ka! Paku, huwag ka naman ganito sa akin. Isinusumpa ako sa'yo. Kapag nagsugal ulit ako, kahit ipaghahasan niyo pa ako sa isang pangat na babae hanggang sa mamatay ako, kahit taga mabulok pa maganda kong katawan, okay na ba yon? Ano ka ba? Yan ang pinakapangit na narinig ko sa buhay ko. Sige na, tutulungan kita sa huling pagkakataon. Kayong lahat, ilabas ang mga gamit ko! Pait-pait mo. Sige, mag-ubad ka na. Ano? Mag-ubad? Oh, anong gagawin mo? Napakaganda! Hindi baling binugbog mo ako kanina. Anong tawag dyan, ha? Maganda talaga yan. Alam mo, dakilang ibon ang tawag dyan. Mahigit sa 300,000 ang halaga niyan. Huwag ka na ulit lalapit sa akin, ha? Oo, pangako yan. Talaga napahanga mo ako. Biruin mong ginamit mo ang dibdib ko para maging mga bulaklak.
Yung mga palad ko naging puno, yung puwet ko naging bato. Yung mga ulap at mga bundok galing sa mga pako. Eh yung agila, ano bahagi ng katawan ko ang ginamit mo riyan? Eh di syempre yung ibon mo. Sinasabi ko na nga ba, kaya tinawag yun na dakilang ibon. Ang mo talaga kaibigan. Hindi naman yung agila ang naiguhit, kundi yung uod sa tukha ng agila. Yun ang sinasabi mong dakila dyan sa ibon mo. Sus! Ayos lang. Napakinabangan pa rin. Si Tong Pakpu ay sinilang sa panahon ng dinastiya ng taon ng mga tigre. Pinangalanan siyang Tongya. Ang kahulugan ng yan sa mga Chino ay tigre, kaya tinawag siyang Pakpu o unang tigre. Napakatalino niya at mahusay siyang sumulat ng mga tula at gumuhit. Siya ang nangunguna sa apat na mga scholar sa panahon ng dinastiya ng Ming. Si Tongyan ay idolo ng maraming mga tao. Kinainggitan siya ng maraming kalalakihan dahil mayroon lang naman siyang walong magagandang asawa. Isipin mong siya ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo! Taas ang kamay! Nasaan ang pera mo, ha? Akin na nga muna to! Ano ka ba naman? Ito lang ang pera mo! Pagbayad ka na! Bilisan mo na! Bilisan mo na kasi! Palagi ka na nanalo! Magagalit ka yata! Ano, mga asawa ko! Kumain na muna kami itong chicken wings, oh! Bakit ngayon ka lang? Gutom na kami! Hoy, nakahanda na ba pera nyo? Ito na nga, oh! Ano na nga, oh! Hindi na lang talo! Bakit nandito yung sandang bulaklak ko? Ay, naku, wag ka nga maramot dyan! Ginamit lang namin! Ano ka ba? Hindi ka pa naman mamamatay! Gumuhit ka lang ulit nito! Kaya lang, ha? Bumikit ka nga dyan, Tongyan! Maglalaro na kami! Bigyan mo ako ng 3-4-30! Oh, sige na! Sige na! Sige na! Bilisan na lang! Maglaro na lang! Ano na susunaga? Susunilang! Ay! Ano ba ako yan, ha? Kailangan na lang kita ang i-balance yung mesa namin. Kulang pa ang isang libro, eh. Bigyan mo pa kami. Panalo ako! Bakit pinawawala ang ibon doon? Wala yung ibon sa ginuhit ko. Sino kumuha? Para yan lang naman ano, eh. Nawawala ko sa ibon namin dito sa banjo. Kaya kinuha ko yung ibon dyan para mapalitan yung nawawala dito. Nakita mo naman, gusto nila lagi kang masaya. Kaya huwag mo silang pag-iisip para yung masama na intindihan mo. Ay, mga tao ng hari ng Ming, nagarap kay Master. Ano? Hari ng Ming? Plano niya na magsimula ng revolusyon. Hindi kaya. Gusto kanyang isali Roman. Hindi, Mama. Hindi naman po siguro. Paalisin niyo na lang po sila. Ako na. Magandang araw, madam. Nasaan si Tong Pakpu? Gagawin siyang tagapayo ng aming kabahalan. Iharap ko siya sa amin ngayon. Mawalang galang na sa inyo. May sakit ang aking anak. Kaya paumanhin, ipaabot niyo na lamang sa kamahalan ng aming taus-pusong pasasalam. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Lahat na lang ng kinukuha namin palaging may sakit. Pero naisip agad yun ang aming kabahalan. Kaya nagsama na kami ng doktor dito. Siya na ang gagamot sa sakit niya. Ay, dako. Madam. Tong Pakpu! Teka, iyan ba ang may sakit? Masama nga ang pakiramdam niya. Pero bakit sandamakmak ang kinakain niya chicken wings? Iyan ba ang may sakit, ha? Hindi ka naman nawala ng panlasa, di ba? Oh, hindi naman nakapagtataka. Okay na ako. Alam niyo ba na gustong gusto ko ang chicken wings? Pero sabi ng nanay mo, malugharaw ang sakit mo. Kaya nga siya kumakain ng marami bago siya mamatay. Kung hindi niya gagawin yun, hindi na siya makakakain pa. Mamamatay ka na ba? Malapit na akong mamatay. Kung hindi niya kumakain, hindi na ako makakakain. Pero wala naman sa itsura mo na merong kang malubhang karamdaman. Doktor, makitingnan nga ang pulso ni Mr. Tong. Tingnan mo kung gano'ng kalubhang sakit niya. Normal naman ang pintig ng pulso niya. Mukhang wala naman siyang sakit. Baliwala ito. Kumusta siya? Gagaling pa ba ako? Susubukan ko! Bakit? Ngayon lang ako nakarinig ng ganito kagulong pulso. Ano meron sa pulso niya? Musika! Ano? Mukhang kailangan niyo ng paggandaan ang kamatayan niya. Mr. Tong, paalam sa iyo. Hindi na tayo dapat nagsayang panampanahon dito. Balis na tayo! Doktor, iligtas niyo siya! Pampihira ka, lumuhod ka! Sumumpa ka sa harap ng yumaong mong ama na hindi mo ipakikita kahit kanino na marunong kang mag-kung fu. Bakit
gumamit ka kanina. Sumira ka sa pangako mo sa kanya. Naisip ko po yun. Pero kailangan ko lang gawin. Ginawa ko lang naman yung para baguhin ang pulso ko. Wala lang yun. Pag nalaman ng mga kalaban natin ang sekreto mo, malalagay sa panganib ang buhay mo at hindi makabubuti para sa'yo yun. Ayoko pati ikaw ay mawala sa akin. Mama, sino ba talaga ang kalaban natin? Bakit di nyo sabihin sa akin? Ay, bata ka pa noon. Kaya nag-aalala ako na baka mapaaway ka lang pag nalaman mo. Ngayon na malaki ka na, siguro kailangan ko nang sabihin sa'yo. Meron tayong dalawang uri ng kalaban. Ang isa ay tinatawag na Evil Scholar. Nilabanan niya ang iyong ama sa kampyonato para sa natatanging armas. Nag-alala ko na baka dayain niya ang iyong ama. Kaya pinantayan ko ang kanilang dwelo. Ako ang bahala sa iyo, Brother Tino. Ikaw ang mananalo. Huwag ka mag-alala. Mas mataas ka, ha? Patok sa'yo! Ano naman yan? Susay! Naku! Umiwas ka! Susay, ano ba kasi ang ginagawa mo rito sa laban namin, ha? Kasi, ayan na naman siya! Huwag kang umalis! Sabihin mo muna sa akin kung anong ginagawa mo rito. Mahal kita kaya gusto kitang tulungan. Sa palagay mo ba nakakatulong ka sa akin sa mga red beans na yan? Hindi naman red beans yan. Inimbento ko yan na maliliit na bomba. Ano ka ba? Maliliit na ano ba ang sinasabi mo? Huwag mong maliitin ang mga yan. Malalakas yan kapag sumabog. Ay, ano bang malalakas ka mo, ha? Sumasabog? Pambihira ka, Chusay. Gusto mo ba talaga akong tulungan? Killing sword stance ng Evil Scholar! Sa isang critical na pagkakataon, kinamitan siya ng iyong papa ng pinakamalupit na arma sa buong mundo. Pinaliktad niya ang sitwasyon ng pangyayari. Siya naman ang gumante sa kalaban. Oh! Etong sa'yo! Yan ang aking Wonder Spear! Nasaan ang kalim? Paano? Kaya namatay si Papa na may matinding lungkot. Hindi niya maisip na kayang sirain ng Evil Scholar ang talim ng sibat na gawa sa bakal. Bago siya namatay ay ginawa niya itong hindi malulupig na sibat. Nag-aalala kasi siya na baka balikan ng Evil Scholar ang ating pamilya. Ano na po yung ibang kalaban natin? Sino po sila? Ang sumunod ay yung dating nobya ng iyong papa. Nilabanan niya ako dahil sa papa mo. Pero nakapag-asawa na rin siya. Oh, dali-dali! Mama, gusto ko munang umalis sa lugar na ito ng mga ilang araw. Nag-aalala ko, baka gulungin na naman tayo ng mga tauhan ng hari ng iyo. Dalhin mo na rin ang hindi malulupig na sibat para maging ligtas ka. Ay, ano ba? Ano ba? Ayaw ko pa! Dahil natalo ang papa mo sa duelo, si Evil Scholar ang naging first runner-up sa natatangin at mas. Second runner-up naman ang sibat ng papa mo. Pangatlo naman ang patalim ni Suli. Tabi ka ang paa mo, nakaharang. Eh, sino po palang naging kampiyon? Yung nanay nung may patalim na si Suli, pero patay na rin siya. Patay na pala siya. Ganun pa. Sayang naman. Ay, ano bang ginagawa niyo? Bakit hindi na lang tayo maglaro? Bato, bato, pick! Ang matatalo, iinom! Ay, naku, mayis ka na nga dyan. Lagi ka naman talo sa akin. Sige. Bato, bato, pick!
Masyado siyang masaya kapag namamasyal tayo rito. Masayahin talaga siya, kaya naiingit ako sa kanya. Sana lang ganyan. Abay, bibilip ka talaga sa kanya. Sa kahit na anumang bagay, magaling ng aso sa mga tula, magaling pa siyang gumuhit. Lahat na ng katangian eh, nasa kanya, ibang klase talaga. Bukod pa doon, magaling din siya sa musika. Lahat na lang yata ng instrumento ay kaya niyang patugtugin. Oh, tama ka. Kayang-kaya kong patugtugin ng lahat ng uri ng mga instrumento. May mga napag-aralan pa nga akong bagong klase ng musik eh. Napakaganda talaga. Gagawin natin yun pag may pagkakataon tayo. Sige, alam nyo, para sa akin, talagang nakakaingit ka dahil ang dami mong asawa. Biruin mo, ang gaganda lahat ng mga naging asawa mo, walang itulak kabigin, ibang klase. Sa palagay ko, wala ka ng ibang hahanapin pa sa buhay mo, nakakaingit ka talaga. Galing mo talaga, ha? Doon na. Uy, Tom. Tingnan mo yun, no? Yung magandang babae ron. Kaya lang, mag-isa lang siya, eh. Panalulungkot siya ngayon, no? Pakitaan mo naman kami kung paano ang paraan ng panunuyo sa mga babae. Ipakita mo na sa amin para naman gayahin din namin. Ganun ba? Alang-alang sa mga kaibigan mo. Gawin mo na. Isang karangalan. Sige na! Pwede bang ilagay ko ang aking ulo dyan sa balikat mo? Hindi pwede. Babae kaya ako. Disenting babae. Alam ko. Gusto ko lang naman na maging masaya mga kaibigan ko. Wala nang iba. Ako si Tong Pak Fu. Ano pa kaya alam ko? Hindi ko ta kilala. Sisigaw ako pag ikaw malis. Paano kung bayaran kita ng isang tael? Anong palagay mo sa akin? Gawin mo 1,000. Sige ka. Baba. Ang mahal naman. Magnakaw ka na lang kayo. Tama. Magnanakaw ako. Ibigay mo ang lahat ng pera. Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit siya tumalun? Magnanakaw! Nagpapanggap na babae ang baklang yan! Magnanakaw? Hawakan mo! Gusto ko siya! Sayang na unahan niya ako. Gusto ko rin siya. Ang saya! Napakaraming tao sa daan! Oo na! Puno-puno ng tao ang lugar na to! Kayong dalawa, tumahimik kayo! Umayos kayo dyan! Parang kami! Ano ba? Ano ba? Bihira, parang hindi naman siya maganda. Parang mga babae. Papapansin mong maganda talaga siya kapag nakita mo ang mga nasa paligid niya. Kaya ano pa hinihintay mo? Tumingin ka na ulit to. Binibini! O nga, niniwala na akin. Maganda nga siya. Pumasok na tayo sa templo. Nandiyan na kami!
Sulit kayo sa akin. Samantalayin natin ang lahat ng pagkakataon para makalapit. Bigyan ng pagkain ng mga puyo. Papa, madam. Ito, kainin mo ito. Bakit? Kulang pa sa'yo ang isa. Heto pa ang isa. Para naman sa inyo. Para sa anak mo. Salamat. Salamat po, ate. Binibini, nandito ka ba para magdasal? Alam mo, mabuti ang ginagawa mo para pagpalain ka palagi ng Panginoon natin. Ako na. Ay. Ay, magdarasal! Mayigpit na pinagbabawal ang pag-iingay dito sa loob. Pare, habulin natin ang bangka ni Madam Hua. Oh, sige. Mag-iingat kayo, ha? Tamang-tama na bangka ko, nasakyan niyo, sir. Ito, pinakamabilis na bangka dito. Sigurado, siguradong makakarating talaga kayo agad. Teka lang, lumulubog ba ang bangka mo? Tama, mabilis nga itong lumubog. Ano nangyayari? Nagmamadali ako ngayon. Siguro, hinahabol niyo si Juhong. Paano mo nalaman niyo? Marami na akong nakilala na tulad niyo naghahabol sa kanya. Wala kayo mapapala kung liligawan niyo siya sa labas ng tahanan ni Batabwa. Ano naman ang ipapayo mo? Kailangan niyo muna makapasok sa tahanan ni Batabwa. Sabi mo na agad ang dapat kong depende gawin. Depende yung kung magkano ibabayad niyo sa akin. Oo na nga! Makinig kayo! Sandali. Ha? Kailangan mo magpanggap. Huwag kang gagalaw, ha? Basta huwag mo ko lolokoin. Hindi ka pabayad sa akin, ha? Paano ka naman lolokoin ng matalinong tulad mo? Kaya nga! Makinig kayo! May pulubi rito! Bilin nyo na ang pulubing narin rito! Sana pakinggan nyo ako! Kawawa naman ako! Aha. Hi! Teka muna! Gusto mo bilhin ka namin para may palibing mong tatay mo? Kaya lang maaga pa eh. Malas daw yun. Ay, pasensya na kayo, ha? Mukhang pamilyar kayo. Nakita na ba tayo? Oh, talaga? Hindi na po mahalaga yun. Sana maging magkaibigan tayo. Maawa na po kayo sa akin. Bilhin ko na lang po ako. Kawawa ka naman. Kailangan pa natin ng ilang trabaho. Bilhin ka na lang kaya namin. Maawa na kayo sa akin. Bilhin na ninyo ako para malibig ko ang buong pamilya ko. Napatayin na yung buong pamilya ko. May sakit pa ako. Sana ilibig nyo na rin ako. Mapahit ako kahit sa lahat ng presyo nilang higibayan niyo sa akin. Sige na. Siya na lang. Mas mahirap naman siya. Siya na lang kaya ang kunin natin para maging trabahador. Teka lang. Halaga kung sinong nauna. Tingnan mo. Ano mang kailangan niya ipalibing?
Pero sa'yo isa lang. Pero mahirap para sa akin na bilhin kayo talaga. Pero mahirap lang din ako. Eh, pakita mo muna sa akin kung gano'ng kakahirap, no? Ito na nga, oh. Tignan mo na lang kung gaano karumi ang mga kuko ko. Masyado ako nakakaawa, hindi ba? Bong Joy! Bong Joy! Huwag ka namang mamatay! Huwag mo ako iwan. Nagsilbi ka sa amin na mga magpanood at napakabayin mo sa amin. Hindi man lang ito nabigyan ng sapat na magkain. Patawarin mo sana ako! Ha? Mag-ingat kayo! Ala! Sukong! Ano nangyari sa'yo? Huwag kong iwan, Sukong! Huwag ka mamamatay! Matagal na panahon ang tayo naghirap! Itinuri na kita kamag-anak tapos iiwan mo lang ako ng ganito! Ang mahirap talaga maging mahirap! Hindi ko na kaya! Ano ko? Pareho silang kawawa. Anong gagawin natin? Pag-isipan muna natin. Oo. Ikaw ah! Sandali ka, tingnan mo sarili mo, mukha ka naman mayaman. Tingnan mo na lang ako, payat ako, puro sugat pa yung braso ko. Mas mahirap ako sa'yo. Huwag mo akong susubukan na dahil hindi kita uuruhan. Bakit? Anong gagawin mo? Pinipilit mo ba talaga ako? Mas mahirap naman talaga ako! Aray ko! Oh, yan! Wala na silbi ngayon ang braso ko. Sino mas mahirap sa atin ngayon? Sumusobra ka na! Sino mas kawawa sa atin ngayon, ha? Anong? Patatulang kita! Ito na! Aray! Ayos! Gusto ko na palit saan? Pagod na rin naman ako sa buhay ko. Tignan natin kung kaya mo ko talunin. Sinong mas kawawa sa amin? Ah! Oo na, panalo ka na. Ayoko na, baliw ka. Teka muna, sadali lang. Ikaw na kukunin ko. Talaga? Oo. Bigdagan mo sana ng limang tayo. May dagdag ka agad? O sana siyang ipalibing eh. Ay, napakabait mo. Talaga, siya na lang kunin natin. Ay, Shaklaw. Magpaalam tayo kay Madam. Baka mamaya magalit yun sa atin. Balik ka bukas ng umaga. Ay, naku, tatanungin ko na siya ngayon. Miss Juhong, maraming salamat sa'yo, ha. Aba, maraming beses na akong hinitian ng ganun, ha. Mama, nakadalawa na ako! Dahil sa may mabuti kang puso, bibilhin kita para maging trabahador dito. Sa loob ng 6 na taon, may problema ba? Wala po. Lumagda ka sa kontrata ngayon. Sige po. Si Pochong Yun! Mag-squat ka! Bata, simula sa araw na ito, trabador ka na namin dito. Line 527 ang numero mo. Magtrabaho ka na! Buhay ay mahirap lang! Pero hindi ka lang kahit may asuma. Buhay ay mahirap lang! Buhay ay mahirap lang! Pero hindi ka lang kahit may asuma. 1001! 1002! 1003! 1004! Teka, bakit ganyan? Ulitin mo! 1! Bilisan nyo! Ayusin nyo yung pagluluto! Bilis! Ibigay mo sa akin yung pinakamasarap dyan, ha? Kain na na! Pagkakataon ko na to. Ay! Nasira! Ano po, Mamsa? Ano pong kailangan nyo? May problema ba? 9527, pakikuha naman yung saranggola namin. Bilisan mo! Pero isa lang akong hamak na trabahador. Bawal po akong pumasok dyan. Hindi naman mababang trabahador ang tingin namin sa'yo, pero asa pwede pa. Oo nga, sige na, bilisan mo na. Halika na, sige na. Hayun sa taas, oh. Miss Juhong, pasensya ka na. Nawalan ako ng pagkakataon na magpasalamat sa'yo. Kapalaran na siguro naglalapit sa ating dalawa. Huwag mo nang alalahanin ang saranggola mo. Kukunin rin! Ang dami nang sinasabi, kunin mo na! Ito na nga! Eh. 9527! Mag-iingat! Ay, salamat sa pag-aalala, Miss Juhong. Aray!
9527. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero nabalian yata ako ng braso. Hindi ka kasi nag-iingat? Wala kasi akong kinatatakutan. Makuha ko lang yung saranggola. Hindi naman mahalaga sa akin. Kahit mabalian ako ng braso, bali wala na sa akin to. Pasensya ka na. Hindi dapat kita pinag-iingat. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Lahat naman tayo nagkakamali. Hindi maaari. Sige. Huwag kang umalis. Bakit siya tumatawa? Ano bang ginagawa niya rito? 9527! Ano ginagawa mo riyan? Baba na! Nandiyan na! May nagsabi sa akin na pasikreto kang gumuguhit ng mga babae. Totoo ba yun? Marami akong ginawang mga guhit. Alin din ang tinutukoy mo? Tignan niyo ang ginawa niya! Oh. Huh? Ang lakas ng loob mong gayain ang guhit ko, tapos ginawa mo pang pangit ang babaeng ginuhit ko! Ito, tignan mo ang ginawa ko! Pasensya na po kayo, pakibalik na lang po sa akin. Akin hindi ka marunong gumuhit, kaya tigilan mo na ito! Hindi ako papayag na matuto ka sa mga ginagawa ko. Naintindihan mo? Ganito ang pagguhit! Napakausay talaga niyong gumuhit. Hangang-hanga ako sa ginawa niyo. Walang katulad. Ito, tignan niyo! Nakita mo na kung paano gumuhit. Hindi ka lang tamad. Inunahan mo ako sa mga babae. Bugbugin siya! Pero... Tumigil kayo. Kapag hindi kayo tumigil, sasabihin ko to kay madam. Nakakahiya kay Miss Chuyo. Tayo na! Apo. Ano? Mamamatay ka na ba? Hindi. Hindi ako maaaring mamatay nang hindi ko na ibibigay ang saranggola mo, Miss Chuhong. Heto na. Tayo na! Mabuti lang inatang kong aking mukha. Kaya nanatiling guwapo ang aking itsura. Kailangan mo sabihin sa kanya na mahal mo siya at nang sa ganun magkaroon kayo ng unawaan. At dapat ngayon na. Nay! Sino ba yan? Ako ang pinakamagandang babae dito na sa shop. Ano ba yan? Bakit na naman ako sinuntok sa mukha? Ang sarama! Nay! Bakit ba? Bakit? Dapat lang sa'yo yan. Alam na ngayon halos ng lahat. Iginuhit mo pala ako? Ano kung harap ngayon sa mga tao? Gusto ko lang mamatay! Sige lang. Yung talagang gusto mo? Ang mamatay ka ng kasama ko, tulad ni na Romeo at Juliet. Ang kapal mo, pero hindi mo ako maaakit. Miss Yeklaw, ang totoo, ginagalang talaga kita. Para nakitang nanay. Nanay! Nagkakagusto ko sa nanay mo? Pambira naman, napaka-immoral ang ginagawa mo. Hindi ko sukat akalain. Pero exciting yan. Sige na nga, hindi ko pa nararanasan dito. Medyo kinakabahan pa ako. Sige na, bilisan mo. Aray! Nababaliw ka na ba? Huwag ka nang magsalita. Gawin mo na lang. Huwag ka nang mahiya. Kahit na maganda ako at disente pang babae. Sige na. Ang malas naman ang pagdating ko dito. May bruha. Mabuti, dumating ka. Bossing. Magaganda raw yung mga katulong ni Madam. Lalo na yung Chuhong. Maganda daw talaga yon. At kakaiba sa lahat. Para sa boss na natin si Chuyong, siyempre. Sige. Boss, papatayin ba natin siya? Wag. Tulad din natin siya. Bubugin niyo lang. Paala na kayo. Teka. Sandali lang. Kayo ba ang sikat na four perverted heroes? Oo! Oh, kami ang four perverted heroes! Sa totoo lang, tinatawag nila akong Twinkle, Twinkle, Little Star, How I Wonder What You Are, ang munting asong lobo na si Chow Pak Tung! Ngayon ko lang narinig ang pangalan niya. Mapagbigay ang munting lobo na ito dahil pinagbigyan niya ang pangit. Bakit naman siya tatanggi sa tawag ng munting lobo? Maliit na bagay yan. Manalapasan niya na sukuban ko na. Wow, bilib na ako. Pwede ba mag-senior? Wala naman sa akin yan. Narinig ko naman kanina.
na gusto mo si Chuhong. Ganun na ha. Kung gusto mo, ihatid kita sa kanya. Ikaw ha, gusto mo rin siguro siya, no? Mauna ka na. Sige. Magpag kayo ng sapatos para walang pakas. Sana may gunting lobo na yun. Tawagin nyo nga para itigun nyo sa akin kung saan. Alam ko yan. Shhh! 9527, bakit nandito ka? Nandito ako para balaan ka. May panganib na dumating. Ah, natatakot ako. Anong gagawin natin? Huwag ka mag-alala, iniligaw ko sila. Malaki tong bahay, mahihirapan silang hanapin ng lugar na to. Ano nangyari sa ilong mo? Sinaktan ako ng mga masasamang loob. Pero huwag mong alalahanin to. Para sa kaligtasan mo, wala akong kinatatakutan. Tigil! Ikaw talaga yung masamang loob. Alam mo, mukha lang talaga ako masamang loob, pero hindi ang damdamin ko. Maniwala ka sa akin. Wala akong pakialam sa'yo. Tigilan mo na ang panlulokong ginagawa mo sa akin. Sa ginagawa mo, lalo lang ako naiinis sa'yo. Huwag nalaman mo na mali ang pagkakakilala mo sa akin. Baka malungkot ka lang at magsisi. Pero sa ngayon, sumunod ka na lang sa akin. Alis na! Kung talaga may masasamang loob dito, ba't hindi mo sabihin kay Madam, dito ka pa talaga pumasok? Akala mo mapagsasamantalahan mo ang mga inosenteng babae dito? Sinasabi ko sa'yo, hindi mahalaga kung mahirap ka lang. Pero ang lalaki, dapat may modo. Kahit edukado ka, masama naman yung ugali mo. Ganun ba? Kung masama ako, dapat sinasaktan na kita dahil sa pang-iinsulto mo sa akin. Pero hindi ko gagawin yun dahil baka nga tama ka. Siguro wala akong kwenta. Higit pa sa walang kwenta. Ang tawag sa tulad mo, bastardo. Talagang galit ka sa akin. Kung ganun pala, bakit binigyan mo pa ako ng tatlong matatamis ng ngiti? Yun ba? Nag-iilusyon ka? Gumingiti ka na naman. Kung umiti man ako sa'yo, dahil hindi ka makaintindi. Nagkamali lang pala ako ng pagkakakilala sa'yo. Pasensya ka na kung hindi ko naunawaan ang mga ngiti mo. Pero totoong nasa panganib ka, kailangan mo mag-ingat. Wala na akong magagawa kung ayaw mo maniwala. Ay, ikaw! Bakit ba maraming walang kwenta sa mundo? Wala na bang iba matinong tao sa mundo kundi si Tong Pao? Romantikong tao lang makakapagsulat ng romantikong tula. Sa hardin ng mga milokotan nitong templo, dito'y isang diwata ang matatagpuan. Diwata siyang nagtatanim nitong mga puno. Kapalit na mga bulaklak ay matamis na alak na bimo. Baliw daw ba ako ang sabi ng mga tao pagkat di nila batid laman ang aking puso. Sa mga dakila ito ay musileyo. Walang alak, walang bulaklak, walang kahit ano. Gusto ko rin ang tulang yan. Bakit nandiyan ka sa taas? Binigkas mo pa ang tula ni Tong Pakfu. Iniinsulto mo siya. Hindi ka karapat dapat sa tula niya. Alis na! Huwag, delikado! Chuhong, nauunawaan na kita sa wakas. Ang yabang mo! Sumusobra ka na talaga! Pag hindi ka pa umalis, masasaktan ka sa akin! Huwag mo akong piliting gawin to! Chuhong, pabigla-bigla ka talaga. Hindi kita masisisi, bata ka pa naman. Pero nakakatuwa ka. Heto, tikman mo to! Ha! Kailangan ko lang sabihin sa iyo ang totoo. Makinig ka sa akin. Ako si Tong Pakfu. Tong Pakfu? Ayos ba? Kung ikaw si Tong Pakfu, isa naman akong diyosa! Aray! Grabe ang laki nun! Munting lobo, talaga namang malisyoso ang tao. Ay, tumisig ka, senyor! Senyor? Sindihan ang kandila para magiging sila!
Lumapit ka. Sugal! Mo Chong Yun, paano nakapasok ang mga ito? Madam, magsalita ka! Madam, nakita ko po si 9527 na kasama ng mga lalaking yan. May magnanakaw na nakatira sa bahay ko. Sige, dalhin niyo sila sa pulis ngayon. Halika! Napagkama na lang po ako, madam! Madam, napulot ko po ang aklat na ito dito sa loob. Pambihira! Kaninong aklat to? Kanino? Ilang beses ko nang sinabi na bawal dito ang anumang may kinalaman kay Tong Pak Fu. Sinog lang babayari dito. Umamin na ngayon din. Cho Hong, alam mo kung kanino ito? Madam. Magsalita ka! Madam! Magsalita ka! Sa akin po. Kung may paparusahan kayo, ako na lang po. Mo Chong Yun! Opo, madam! Sino pong parurusahan ko? Madam, ako na lang po ang parusahan ninyo. O sige. Dalhin sa labas. Tatarin at ipakain sa mga aso! Ha? Teka! Ang totoo, iniligaw ko lang po ang mga magnanakaw para iligtas si Chong sa kanila! Madam! Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Mamamatay ka sa pagtatago ng mga tula ni Tong Pak Fu! Teka! Madam! Makinig naman po kayo sa akin! Anong paliwanag? Panfuya. Siya. Hindi maaari. Hindi ko dapat ipakita. Pero hindi ko kaya masyado itong masarap sa pakiramdam. Nakakapukaw ng damdamin na kapag kwento siya gamit ang rap at ang musika, magandang kwento at nakakaawa. Wala na akong masabi kundi puro maganda. Napakaganda! Ay, nako! At yung talento niya, masyadong mahusay at malakas ang dating. Sobrang galing niya talaga! Oo, talagang nagandahan ako. Kaya ngayon, punong-puno ako ng pag-asa. Salamat, 9527! Puwisi talaga! Ako'y nagbabawas pagkatapos sumirit, pagkatapos maglilinis ng puwit, pagkatapos kakain na naman ulit. Yan ang gawain kong paulit-ulit! Ha! Galit ka kay Tong Pak Fu. Yun ay ayon sa iyong kwento. Opo, madam. Madam Hua, kung pagmamasdan niyo ang lalaking yan, mukhang malaki ang magiging pakinabang niyo sa kanya. Mukhang edukado siyang tao. Nangangailangan pa tayo ng tauhan sa ating silid-aralan. Bakit hindi niyo na lang siya atasang tulungan ng mga bata sa kanilang pag-aaral? Dahil sa kahilingan ni Cho Hong, hindi na kita ipapapatay. Mula sa araw na ito, papangalanan na kitang Wa Xing Tuan. Ha? Salamat. Pero madam, hindi bagay sa akin ang pangalan na yan. Ganun ba? Waon na lang kaya. Maraming salamat po.
Sige, makinig kayo. Kung ang mga mata ko ay duling, kayong tatlong binibini ay may anim na hinaharap. Ang pasispan joke niya. Waon, pinaloko mo ba sila? Hindi naman. Tumula lang naman ako. Ano tala? Tala ni Tong Pakfu. Siyempre hindi. Galit talaga ako kay Tong Pakfu na yon. Hindi mo ako malaloko. Huwag ka na magkunwari sa akin. Pero magaling kang gumawa ng kwento kahit sandaling panahon lang. Miss Chuhong, talagang matalino ka. Bilib talaga ako sa'yo. Pero bakit nagkunwari kang ikaw si Tong Pakfu nung gabing pinuntahan mo ako? Hulaan mo na lang. Ay! Alam ko naman eh. Nakilala mo talaga si Tong Pakfu? Siyempre. Pwede mo ba akong ipakilala sa kanya? Ako si Tong Pakfu. Ano ka ba? Huwag ka na magbiro sa akin. Seryoso kaya ako. Ay, kilala ng lahat si Tong Pakfu. Walang hindi nakakakilala sa kanya pero talagang mailap siya. Saka hindi niya ako kilala. Hindi mo lang siya naiintindihan. Mailap lang ang tingin sa kanya ng iba. Pero sa kanya mga tula, kitang-kita ko na punong-puno siya ng pagmamahal. Isa siyang matuwid na tao. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Nadala ako sa sinabi mo. Talagang naiintindihan mo ang isang taong tulad niya. Kung makikilala mo lang sana si Tong, wala na siyang hahanapin pang iba. Niloloko mo lang ako eh. Miss Chuhong! Ha? Sabihin mo naman sa akin, ano naman ang tingin mo sa akin? Tingin ko sa'yo, isa kang baliw. Miss Chuhong, sandali lang! Gusto mo bang matuto ng isang tula? At ganun din ng mga awitin. Kasama ang baliw na to gabi-gabi sa ilalim ng puno. Oo. Sige. Maraming salamat. Hindi maaari! Huh? Chuhong! Nahuli na ni Mojo yun si Tong Pakfu! Huh? Huh? Tulungan niyo ako! Dali! Bakit? Anak, nakita ko po sa bayan ng lalaking ito at nagpakilala siya bilang si Tong Pakfu. Inibenta niya mga guhit na ito. Mga guhit nga ito ni Tong Pakfu. Nagkakamali kayo, hindi ako si Tong Pakfu. Kung hindi ikaw si Tong, bakit dala mo ang mga ito? Wala kasi si Tong Pakfu sa kanila. Kaya ninakaw ko yun. Kung talagang hindi ikaw si Tong Pakfu, sino ka naman? Ang pangalan ko po ay Chuk Chi San. Maniwala po kayo. Ayaw mo umamin? Sige. Tong Ho, papuntahin mo dito si Wow. Gusto kong siya mismo ang kumilala sa kaaw niya si Tong Pakfu. Sige pa. Wow. Madam? Ano yan? Napasobra ang pagsasalita ako kahapon. Masakit ang mukha ko. Kilalanin mo ang lalaking yan. Sabihin mo kung siya si Tong Pakfu. Sige po. Oh, ikaw pala yan! Paano mo naman ako nakilala, ha? Siyempre naman kilala kita dahil ikaw si Tong. Tumigil ka! Oo, tama. Ako nga yung taong gustong ipapatay ni Tong. Ayaw mong patay. Tumahimik ka na lang. Madam, dahil laging nakamasker na si Tong Pakfu tuwing gagawa siya ng masama. Ngayon, hindi ko po matiyak sa inyo kung anong itsura niya. Hindi na bale. Para wala siyang kawala, patayin niyo siya. Anong... Sandali po. Siguro ay tauhan siya ni Tong Pakfu, kaya kung hahayaan niyo siyang mabuhay, siguro mauhuli natin si Tong sa pamamagitan niya. Papayagan ko siyang mabuhay, pero may mabigat na parusa. Sheik Lau, ikulong mo siya ngayon din sa bodega. At ikaw nang bahala sa kanya. Ay, maraming salamat, madam! Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Ay, dali niyo na kagad! Huwag niyo akong gagalawin! Birhen pa ako! Tong, napatayin mo ba ako para hindi ka mabuko? Tumigil ka. Ang mabuti pang gawin mo, tumakas ka na rito. Hindi, ayoko umalis. Alam mo kasi, masarap ang kinakain ko rito. At nakaisa pa ako sa mabusok na babae. Seryoso ka ba? Oo, malaki masyadong utang ko eh. Ito na ang pinakamagandang lugar na mapagtataguan ko. Dumarating! Ayos ka lang ba? Ano bang problema? Ikaw ba talaga si Tong Pakfu? Bakit nagtatanong ka sa akin ng ganyan? Sa totoo lang,
Malaki talaga ang paghanga ko kay Tong Pak Fu. Kaya gusto ko siyang makita. Pakiusap, ikaw ba si Tong Pak Fu? Oo, ako nga. Ako si Tong Pak Fu. Huh? Anong ingay yun? May nakapasok lang na hayop. Huh? Tumahimik ka. Binibini. Kapalaran na naglapit sa atin dalawa. Maaari tayo makapag-usap ng mas masinan. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Kung maaari lang sana. Sige, maaari naman. Pero para ipakita sa'yo kung gaano ako kagaling, ikaw muna ang sumagot sa tanong mo. At ngayon naman, pumikit ka muna. Basta mag-relax ka lang. Ipatong mo naman ngayon ang ulo mo sa aking kaliwang balikat. Huwag kang kabahan. Relax lang. Huwag ka matakot. Hayaan mong dumikit ang iyong mukha sa mukha mo. Dahan-dahan lang. Ganyan nga. Hindi na maaari ito! May tao! Oh! Hindi mo ba pala alam lang? Katatapos na natin maglaro? Ha? Marakal akong tao. Ano bang sinasabi mo? Ikaw ha? Kanina, todo pilit mo pa sa akin, ano? Ha? Uy, merong ibang babae dito kanina. Wala akong pakialam. Gusto kong maglaro tayo ulit ngayon. Larong beauty and the beast. Kilala ko na ngayon si Tong Pak. Mas matino sa kanya si Wawon. Salamat, Miss Chuan. Bakit nandito ka? Nandito ako para manood. Eh, ikaw? Ako rin. Sige, manood tayo. Wow! Galing nilang dalawa. Talaga? Patingin. Sige lang. Ha? Akala mo ba talaga? Basta-basta lang ako, ha? Isa lang. Ito pa! Bilis sa'yo! Bilis! Kalaban, parating na si Haring Ning kasama mga tao niya. Kinakalaban ni Haring Ning sa pulong ng gobyerno kalaban ng turing niya sa'yo. Nagdala pa siya ng mga tauhan niya rin. Naiisip ko lang naman ngayon, may binabalak siyang masama. Kailangan natin mag-ingat. Ihanda natin ang ating mga tauhan. Narito na si Haring Ning! Kumusta na kayo, kaibigan? Maraming salamat sa pagbisita mo sa amin, kaibigan. Hoy, nabalitaan ko na mahilig ka talaga sa mga dibuho ng Chino. Kaya ginawa ko ang lahat para makahanap ng mga dibuho ni Tong Pak Fu. Para lamang sa'yo. Mahal. Tingnan na natin to. Teka, sandali. Kunin mo mga dibuho. Apo. Isang tunay na sanktuaryo. Napakaganda. Hindi ba? Talaga maganda pagkakagawa riyan. Ipinaayos ko pang mabuti yan. Tignan mo, ang larawan ng hari ng mga ibon, mukhang buhay na buhay, hindi ba? Isa talagang tunay na hari. Haring Ning, hindi ko matatanggap ang ganito kamahal na regalo. Pinapayabo ko kung ganun. Inuubos mo ang pasensya ka! Sandali, Haring Ning. Huwag na kayo magalit sa aking asawa. Nais ko sana makita rin ang dibuho. Ganun ba? Dahil sa mahilig ka rin sa mga dibuho, ipakikita rin namin to sa'yo. Chuhong, tingnan mo ito. Opo, madam. Ang dibuhong ito ng paboreal ay gawa ni Tong Yan. Ngunit isang karaniwang ibon lang ang peacock. Kaya kahit anong ayos ang gawin ninyo, walang magbabago sa itsura nito. Ang karaniwang ibong ito ay hindi magiging phoenix. Kaya mali ang inaakala niyong hari ng ibon. Kamahalan, pagpasensyahan niyo na siya. Talagang gusto niyang pag-aralan ng mga dibo, patawarin niyo na ang pagiging prangkan niya. Kamahalan, total marami silang nalalaman tungkol sa dibo nitong tiyak na marami pa siyang obra dito. Tama ka. Madam, ipakita mo sa akin ang mga gawa nito. Sa totoo lang, wala kami mga gawa nitong sa lugar nito. Totoo ba yun?
Niloloko mo ang ating kamahalan! Ikaw! Pero kamahalan, huwag kayong mag-alala. Narito mismo si Tong Pakfu. Chuhong, dalhin mo rito si Tong Pakfu. Opo, madam. Madam, narito na po siya. Tong Pakfu, gusto kong gumuhit ka ng larawan ng isang phoenix para sa kamahalan. Gusto kong malaman kung gano'ng kaganda ang phoenix mo. Pag hindi mo nagawa na maayos, ipapapatay kita. Kaya galingan mo! Tong Pakfu, gumuhit ka na ngayon. Ha! Ayan, natapos na. Narito na ang banal na phoenix. Ang bibiro ka ba? Isusulag yun eh. Ha? Tama, may kulang pa pala. Dapat may bilog dito eh. O hindi ba banal na siya? Pusit ka! Nilaloko mo ba ako? Salamat kamahal. Matagal ko nang iniisip na hindi siya ang tunay na Tong Pakfu. Nagpapanggap lang siya. Ilabas niyo na siya! Abo! Nabalitaan ko na magaling kayo sa paggawa ng tula. Gustong matuto ng aking tagapayo mula sa inyo. Baka isipin ng iba na tinutuyan ninyong inyong tauhan. Ah, sangat. Kulang kayo na lamang ito sa magiging antas natin sa pag-aaral. Pangkasiyahan lamang ito. Pag hindi kayo pumayag sa hamong kong ito, mauubos ang pasensya ko. Simulan niyo na! A para sa apple, B para sa boy, C para sa cat, D para sa dog, E para sa egg, at G para sa girl. Ano? Sumagot na kayo ngayon! Nauubos ang pasensya ko! Huwag niyo akong ginagalit! Ako na ang sasagot! Do, a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun, me, a name, I call myself. Ang ganda naman nun. Waon, kamang-tama ang dating mo. Ayos na po, buhay mag-alala. Ako ang itinalagang tagapayo ng kamahalan. Tinatawag nila akong pinakamahusay na manunulat na si Tu Chuen Chang. Nag-aral ako ng 2 taon. Tagapagsilbi lang ako dito. Ang tawag nila sa akin ay Waon. Kung ganun, mas maganda maglaban tayo. Pasensya na. Nadala lang kaming pareho ng aming mga damdamin. O sige, magsimula na tayo. Sa isang ginawang dibuho, ang mga dragon at tigre ay hindi makaatungan. Sa isang laro ng chess, ang mga kabayo at general kailanman ay hindi nagtutuos. Likasin ang mga letra ng A at B, C at D. Isama mo na ang mga letrang E, F, G, at H. Pag-isip ka ba ng iba? Bilis! May isang mukong na nakatayo sa aking harapan ngayon. May isang bastardong nakaharang din umupo sa aking tabi. Isa akong bayani sa gitna ng digmaan. At isa karing duwag sa gitna ng higaan. Hindi ako mapapatalo sa isang katulad mo. Tayo ay magtanim ng puno para sa nakalibing mong ninuno. Lola ko ang naganda ng apunan. Lolo ko naman ang umubos. Wow. Sige na, bumalik ka na sa iyong ginagawa. Opo, kamahalan. Kamahalan, ipagpaumanhin ninyo ang aming lingkod. Pero napigilan niya ang pagkaubos ng pasensya ninyo. Sana ay naaliw kayo sa kanya. Busge, masamang eskola. Ilabas mo ang dibu na bigay ng emperador para ipakita kay Mr. Wang. Opo. Tingnan natin ang larawan. Eto, saluin nyo. Tumabi kayo. Huwag itong ilabas nyo. Ipatok natin sa lamesa. Thank you.
mamahaling obra ito. Kailangan mo ingatan. Huwag kang mag-alala. Mahaba pa ang oras. Ipagpatuloy natin. Teka, ano nangyari? Huwag mo ko talungin! Miss Juhong! Tatlong beses ako nasyunto. Ah! Pangit mo! Nasyunto ka ko ng walang beses! Mas pangit na sila kesa sa akin sa wakas! Miss Juhong, ano nangyari sa'yo? Tatlong beses ako natamaan. Multo! Hayo! Siya si Chuyong! Masyado siyang nabugbog! Ganun ba? Teka, tinamaan ba siya ng... Oh, tinamaan siya ng faceless king. Grabe, akong nakasipa sa kanya. Hindi ako dapat nagulat. Ha? Miss Chuyong! Tinamaan ka ng tinatawag na faceless kick. Mabuti na lang at nailigtas kita sa pamamagitan ng tinatawag na beauty feast para maibalik kita sa normal mong itsura. Maraming salamat, Waon. Walang anuman. Parang may naiwan ka. Huh? Kailangan ko pang lakasan? Huwag mo lakasan, ha? Tiyah! Ha? Chuyong, maganda ka na ulit. Pinakita ko na nga sa'yo ang dibuhoy, di ba? Bakit mo sinira? Tignan mo ang itsura! Huwag ka sanang magalit, hindi ko naman sinasadya. Tumigil ka na! Sinira mo isang mahalagang kayamanan para sa akin! Malalaman ang emperador to at tiyak na papatay ng pamilya mo! Sandali lang! Ha? Ang dibuho na tagsibol at taglagas na ipinakita ninyo, sa palagay ko, hindi talaga tutunay. Ang lakas ng loob mo! Pangahas ka! Emperador mismo ang nabigay niyan. Paano'ng hindi yan magiging isang tunay? Mga tawad! Ubos na ang pasensya mo! Sa inyo yan! Ang tunay na tagsibol at taglagas ay matagal lang nakatago rito sa tahanang ito. Oh. Kung ayaw nyo maniwala, ipapakita ko. Chuong, sumama ka sa akin. Ha? Kamahal. Sige, gusto ko makita ang bagay na yan. Pero pag wala, sigurado katapusan yun ang lahat. Wow, ano nung binabalak mo? Paano tayo magkakaroon ng tagsibol at taglagas ay ginawin ito ang pakpo? Ano nang gagawin natin? Chuong, ibigay mo sa akin ang tinta. Ihingi ka pa ng tinta? Hindi, wala na tayong magagawa. Pero itong tinta, iguguhit ko, naaalala ko. Pero mahirap naman. Gayahin ang dibuhon itong pakfu. Imposible yun. Sana ganun lang kadaling gayain si Haring Ning. Imposible yun. Paano ko mapapaniwala si Haring Ning sa guhit ko? Ikaw kasi, Waon. Napakalaking pagkakamali ang ginawa mo. Siguradong papatayin ka nila at madadamay pati ang pamilya ko. Mabuti pa tumakas ka na lang. Walang bantay. Tumakas ka na. Oh, nagawa ko ng kumita na dahil sa paggaya ko ng mga guhit ito. Ginumit ko na itong tagsibol at taglagas nung may ginsang daang beses. Pagkabuhayan ko ito, kaya kailangan dala ko ito. Grabe, ang bilis mo namang gumuhit. Mabagal pa kaya. Ito ang dibuho nitong pakfu. At paano mo naman ang sabing tunay ito? Ano pa na sa mo, ha? Bakit hindi mo itanong sa isang eksperto para tingnan niyang dibuho? Ay, siguro. Tiwala kayo, ha? Kumahalan, guhit talaga ito ni Tong yan. Ano? Nagbibiro ka ba? Imposible! Tingnan mo! Tingnan mong mabuti! Tunay ito. Oh, asumbasa pa, oh. Mahamog ang panahon, kaya basa ito ngayon. Ay, mahamog nga. Ha?
Mapatay ka naman! Kamahalan, hindi kayo nag-iingat. Ba't kayo nagpadaya? Pag nalaman ng emperador na ninakaw ito dahil sa kapabayaan nyo, baka maparusahan kayo. Pero, magkaibigan naman tayo, kaya tutulungan ko na lang kayo. Ang mabuti pa ay ingatan nyo yan. Baka manakaw yan, sigurado mananagot kayo. Kamahalan, umalis na lang tayo. Mahirap silang labanan. Sige, tayo na! Bakit hindi mo sila tinapos lahat? Kamahalan, hindi basta-basta yung tauhan nila. Malakas siya. Muntik na ako mapaya. Ano ba nangyara sa'yo? Hindi ba? Ikaw ang pinakamalakas sa Kung Fu rito sa atin. Ano kaya natakot mo sa mukog na yun? Akala ko pa naman, ikaw ang maasahan ko! Kamahalan, dahil masyadong malakas ang espada ko, nag-aalala ako na baka mapalo kayo pag lumaban dahil ako. Dahil sa'yo, napahigya lamang ako! Tayo na! Kamahalan, sinusumpa ako. Paglipas ng tatlong araw, kapag handa na ako, ipaghiganti kita. Pati ang asawa niya, si Madam Wa. Sama mo yung utosan. Pati na rin si Chuhong. Ito na lang. Patayin mo ang buong pamilya ng Wa. Opo, kamahalan. Maayos na ba pakiramdam mo? Maayos naman. Kuya, pwede mo ba kaming gamitan ang ginawa mo na beauty feast? Baka pwede mo rin kaming bugbugin. Para naman, magmukha naman kaming mas gwapo. Oo nga, sige na. Kaya lang, masyado na kayong gwapong dalawa ngayon eh. Ayos lang naman kung magiging mas gwapo kami. Sige, bigyan nyo na lang ako ulit ng siya. Bakit ganyan ka makipag-usap sa amin? Kami pa talaga magsisilbi sa'yo? Hindi ka ba marunong makipag-usap? Huwag mong isipin, nakauri mo lang ka na eh. Kahit makiusap ka sa amin, kabastusan pa rin yun. Alam mo, napapansin ko, kami pa nag-aasikaso sa'yo. Nakakaloko ka na! Ano bang sinasabi nyo? Dahil sa isang pakiusap, sasaktan nyo. Huwag kang tumawa! Oo nga, seryoso kami! Naintindihan ko naman kayo, pero bigyan niyo muna ako ng tsaka ngayon din. Yan, yeah, gusto ko sa iyo eh, ha? Galing mo talaga, kuya! Kumusta? Mama! Saan kayo pupunta? Kukuha po kami ng tsaka. Lumabas muna kayo. Kailangan ko makausap si Wow. Sige po. Maupo ka. Kayo po mauna, madam. Wow, marami kang naitulong sa amin. May dala kaming tsaka na gawa sa ginseng. Inumin mo, mainam yan. Wow. Maraming salamat. Walang anuman. Inumin mo habang mainit. Isa kang edukadong tao, Wow. Tatanggapin ka pa magsilbi sa gobyerno. Bakit mas gusto mong magsilbi sa aming tahanan? Madam, wala po akong pakialam sa anumang trabaho sa gobyerno. Alam niyo, madam, naging napakabuti sa akin ni Miss Chuhong, kaya gusto ko manatili sa bahay niyo habang buhay. Napakahusay mo talagang scholar, Tong Pak Fu. Ako po ba'ng tinutukoy niyo, madam? Huwag ka na magkunwari. Mula sa mga kung fu mo at mga tula mo, nahulaan ko na ikaw yun. Kahit malaki ang galit ko sa pamilya ninyo, iniligtas mo naman ako kahapon. May pinag-aralan ako, kaya hindi kita sasaktan. Basta ang gusto ko, umamin ka lang. Hindi po ako si Tong. Pero kahit sabihin kong oo, wala din ako magagawa kung gusto talaga ninyo ako saktan. Naiintindihan po ba ninyo ang sinasabi ko? Oo, naiintindihan ko. Pero kailangan mo pa rin umamin balang araw. Kahit bukas na lang. Tuso ka talaga. Ano naman? Sige. Ipapakasal ko sa iyo si Chuhong kung aamin ka sa... Madam! Seryoso ba yan? Tumapad kayo sa pangako nyo, ah! Tama kayo! Ako nga ito, ang matalino at gwapong iskolar, si Tong Pak Fu. Madam! Huwag kang makialam! Madam! Tama! Nagsinungaling ako sa iyo. Eh ano naman, gusto ko mamatay ka ngayon din! Shhh! Madam, huminahon lang kayo. Walang gagamit ng armas. Nakikiusap ka ba sa akin? Tom, Dino, wala kang puso. Hindi man kita napatay. Papatayin ko, anak mo, bilang ganti sa pagdurog mo sa puso ito. Pasensya na, tatapatin ko kayo ha. Paano niyo ako magagawang patayin sa pamamagitan ng mga alagad niyo? Nagpapatawa ba kayo? Pinamaliit niyo yata ako, madam. Sasabihin ko sa iyo, ang tsaan na pinainom ko sa iyo kanina ay may taglay na lason. Pinakamalalang lason sa... buong mundo! Ha? Paano mo tatawagin pinakamalalang lason yon sa buong mundo, ha? Anong sinabi dun sa pinagmamalaki kong pamatay na gamot nitong? Kalokohan! Ang pinakamalalang lason sa buong mundo ay gawa sa pitong makamandag ng mga insekto. Dinagdagan pa ng hokting-hong at sa loob lamang ng 49 na araw mamamatay ka. Ang aking pamatay na gamot nitong ay gawa sa pulot, chuanbei at trampion. Nilagyan pa ng lotus mula sa tinsyan. Lahat sariwa at nilagyan ng preservatives. Mabagsik ang lasong to. At malinam na. Makakalimutan mo kung paano lumaban pag sinubukan yung inumin ng kamukha. Ang inyong dugo ay magbabago ng daloy hanggang kayo'y mamatay
Sa huli, sasabog na lang ang inyong katawan at tuluyan ka ng mamamatay. Ako naman, kapag sinubukan niyo ang aking pamatay na gamot nito, hindi kayo maaaring humakbang at hindi rin kayo maaaring umiti kung hindi ay sasabog ang inyong katawan. Mabisa talaga itong pamatay ng tao, kaya mas delikado talaga ito. Ang maganda pa rito, maaaring dalhin kahit saan. Madam, sana ako maaaring bumili niyan. Aba ha, sineswerte ka ngayon ha. Tinan mo nga naman, may dala ko rito. Ha, sa palagay ko wala itong bisa. Hindi, pinakamabisa ang gamot ko. Hindi, niloloko mo lang kami. Sa tingin mo, gusto mo subukan? Susubukan ko talaga. Hindi mo iinumin yan. Iinumin ko to. O, sige. Ikaw muna. Sige na. Sige na. Sige na. Iinumin mo na. Sige na. Akala mo, hindi ko gagawin na. Iinumin mo na. Heto, sige na. Iinumin ko na. Akala mo siguro tuto ako, ano? Hindi ka lang utu-uto. Malaking tika rin. Hmm? Ngayon, parehas na tayo may lason. Gusto mo bang magpalitan tayo ng lunas? Wasted ka! Tinatakot mo ako? Madam, bumayad ka na lang. Sayang naman kung mamamatay ka. Sige na! Ikulong niyo siya sa bodega! Hayaan niyong mamatay siya! Abo! Abo! Ikaw! Madam, maawa po kayo. Huwag niyong gawin yun. Tumigil ka! Wasted! Hindi ako mamamatay sa lasa niya. Basta hindi ako ngingitin at magsasalita. Huwag, huwag ka maingay. Kumuha ako ng mga gamot pang luna sa silid ni Madam. Tingnan mo na lang kung alin dyan ang kailangan mo, ha? Nagpapasalamat ako't ginawa mo to para kay Waon. Hindi ito para kay Waon. Ang totoo, nung iginuhit mo ang dibuho nito, nakilala na talaga kita. Hindi ko alam na nagpakilala ka na noon kung sino ka talaga. Chum, para sabihin ko sa iyo yung mga nagawa ko ni Nay. Teka lang sandali ha. Meron pala akong gustong itanong sa iyo. Ano yun? Malayo mo lang ba ang Tong Pakfu? Bakit mo naman na itanong yan? Pakfu. Pakfu. Ay, kung hindi mo ako masasagot, okay lang din naman. Ay, okay lang kahit wag na. Salamat. Ano paborito mong kulay? Marami rin. Siguro dilaw. Dilaw? Ganito ang dilaw? Oo. Kaya siguro, lagi mo akong sinusundan. Ah, bukod sa pagguhit, ano pang paborito mong ginagawa? Wala namang kakaiba. Nakikinig ako sa musika o tumututog ng pluta. Marunong ka magpluta? Oo. Ang galing naman, marunong ka nun. Tuturuan kita minsan. Sige. Ikaw ang pinakamahusay sa tinatawag nilang apat na eskolar. Yung totoo, nahihirapan ka ba? Magandang tanong yan. Alam mo yung hirap, wala namang problema doon. Mm. Mahilig lang akong mamasyal para mabawasan ang bagya ang kalungkutan ko. Naiintindihan ko. Inimbento mo lang ba yung tungkol sa pamatay na gamot ito? Biro lang yun. Sinabi ko lang yun kay Madam Wa. Talino mo talaga ha. Nakahanap ka na ba ng gamot? Wala rito nun. Ay, ano ba yan? Ang malas naman. Ay, gusto pa ako itanong sa'yo. Takot ka ba sa multo? Tongpak po! Ang lakas ng loob mo para palundagin ako ng ilang araw. Madam, hindi naman niya kayo nilasong, kaya bakit hindi niyo nalang pakawalan si Tong? Chuhong, kung hindi lang kita paborito, pinalayas na kita. Huwag mo nang babanggitin ang Tong Pakfu na yan. Nagagalit ako kapag naririnig ko yan. Madam! Umalis ka na! Sinunod ko po kayo sa loob ng maraming taon. Naging mabuti kayo sa akin at hindi ko kayang tumbasan ng lahat ng yon. Ako nang sisihin niyo. Dahil sa pakiusap kong pakawalan si Tong, ako na lang ang parusahan niyo sa halip na si Tong. Chuhong, anong sinabi mo? Tama na yan. Oo, tama na. Hanggat hindi pumapayag si Madam, hindi ako tatayo. Oo nga, Madam. Hindi na magbabago isip ko. Hayaan ninyo siya. Madam, sige na. Anong ginagawa niyo? Tumayo kayo. Madam, para na po kami magkakapatid dito. Sige na po, pakawalan niyo na po si Tong para kay Chu. Mag-iusap, nagmamakaawa po kami. Anong sinasabi niyo? Sige na, ilabas niyo na sila. Madam! Mo Chong Yun, nasaan ka na ba? Ah!
loob mo. Manggugulo ka na naman. Ang lakas na loob yung pagtawalan ng amo ko. Sinwerte lang kayo nun. Pero hindi na ngayon. Papatayin ko buong pamilya nyo. Wala kang kakayahang labanan kami. Tawagin niya si Mr. Wong. Bilisan mo. Bakit ba? Sumunod ka sa akin. Ano ba nangyayari? Gusto kong patayin ang masamang eskola. Ay, masamang eskola? Umalis ka na rito. Delikado ka. Pero paano ka? Kalimutan mo na ako. Umalis ka na! Chul! Chul! Si Madam ang nag-alaga sa akin. Hindi ko siya iiwan kahit anong mangyari. Buksan mo itong pinto! Wow. Ano? Mahal kita. Ano sinabi mo? Chul! Tulungan niyo siya! Ay, saan ka pupunta? Chuyo, humingi ka ng tulong kay Waon. Siya lang ang makakatulong sa atin. Umalis na po si Waon. Ano? Hindi pala siya maaasahan. Papa, wala na si Mama. Tumakas na po tayo. Tumakas ka lang ba? Madam! Ayos ka lang ba? May laso ng katawan mo. Huwag kayong mag-alala. Nakuha ko ang gabot sa silid ninyo. May panahon pa ako para makauwi, maligo, at magbihis kanina. Masamang scholar, dinaya mo ang aking ama sa duelo. Sa palagay mo ba, matatalo mo rin ako? Oo, ikaw pala ang anak na iniwan. Pinapala mo kang pamilyar ka sa akin. Kailangan kong ipaghiganti ang papa ko ngayon. Ang patalim nito ang dapat na maging pinakamalakas na armas. Nag-iisip tulad ng tatay mo. Sasaksakin mo ako ng walang talim? Ha? Ito pa rin ang pinakamalakas na armas. Masaya ka ba na ako nakapatay sa'yo? Simula ngayon ang patalim nito ang pinakamalakas sa lahat. Waon, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Eh, ikaw? Mabuti na lang at dumating ka sa tamang oras. Ay, Tong Pagfu. Paano kita pasasalamatan sa pagligtas sa pamilya namin? Paano kita babayaran? Walang anuman yun. May isang kahilingan lang ako. Alam ko na. Mahal mo si Chu Hong, hindi ba? Payag na akong pakasalan mo siya. Yay! Yata, bakit napakarami yata ng babae nito? Wow. Kahit na pumayag ako na pakasalan mo si Chu Hong, mayroon pa rin akong isang kondisyon sa iyo.
Ang kailangan mong gawin, piliin kung sino si Chuhong sa mga babaeng yan. Waman? Kinakailangan na mahanap mo siya agad bago pa maubos ang insenso. Sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon, una, hindi ka maaaring lumagpas sa inilagay nilang dilaw na guhit. Pangalawa, hindi maaaring gumawa ng anumang ingay ang mga babae kung hindi matatalo ka. At ang pangatlo, hindi mo maaaring hawakan ang mga babae. Sana lang magtagumpay ka sa pagsubok na ito. Yun lang! Pag hindi mo nahanap si Chuhong sa loob ng itinakdang panahon, talo ka na. Pakakasalan ni Chuhong ang isa sa mga anak ko. Nakapila din kami ng kapatid ko. Huwag kang magagalit. Madam, sana lang hindi niyo ako nilulungkot. Bakit mo naman nasabi yan? Sa ganitong mga kondisyon, paano ko mahahanap si Chuhong? Alam nyo, sa totoo po niyan, buong puso talaga ang pagmamahal ko kay Chuhong. Pero bakit nyo ako tinatrato ng ganito? Tong Pakfu, sabi mo mahirap ka lang. Ibinenta mo ang sarili mo para maging tagasilbi sa amin. May kalakip pa itong kontrata. Pero, ang totoo pala, gusto mo lang ligawan si Chuhong. Ikaw ang unang nanloko sa amin. Nagkakamali ka. Basahin nyo ang unang linya ng kontrata ng pahiga. Nandito ako para kay Chuhong. Tama yun. Para kay Chuhong. Nagsabi ako ng pakay ko rito. Hindi nyo lang naunawaan ang sinabi ko. Huwag kang masyado mayabang. Kinailangan lang kita linlangin. Ano ngayon? Gusto nyo akong linlangin? Mag-aral pa kayo ng 2 taon. Kukunin ko kayong si Chuhong. Hindi nyo ako mapipigilan. Tumigil ka! Nasa loob ka ng pamamahay ko. Kakasuhan ka ng asawa ko. Masisentensyahan ka ng kamatayan. Ha! Pambihira kang babae ka. Napakasama mo! Sumasagot ka pa! Isip ka! Eto sa'yo! Ah! Hindi kita mapapatawad! Halik ka rito! Wonder World! Great Grace! Wonder Pump! Hindi siya! Isa ba? Gamitin ang huling alas ko. Turtle! Ball! Malakas siya! Air! Napakalakas naman niya! Siya ba'y tinatawag nila Superman? Papatayin niyo tayo lahat! Stance! Nakita mo, napaghandaan ko ng lahat ng mga galaw na gagawin mo. Kung ganun, niloko mo lang pala ako. Ay, yun talaga ang gusto kong gawin eh. Salbahe ka talaga! Maubos ang insenso. Pagkakasal na si Chuhong sa isa sa mga anak ko. Ito ba talaga ang kapalaran binigay sa akin? Pampihira! Baliw daw ba ako sabi ng mga tao?
Pagkat di nila batid laman ang aking puso, sa mga dakila ito ay Musileo. Walang alak, walang bulaklak, walang kahit ano. Alam ko na! Tapos na ang oras! Nagtagumpay ako! Suwang! Kinikinig ang binibigkas ko ang tulad. Hindi ako kinilig. Gusto ko lang umihin na ngayon. Ikutsilyo ka ba dyan? Bakit? Magpapakamatay ako? Hindi. Kailangan mo muna akong pakasalan. Gusto ko nang mamatay! Lord! Pare ko, bakit mo ba ginugulo ang nobya ko? Naroon ang para sa'yo! Suwon! Pumunta ka na sa kasal mo! Ayusin mo yung itsura mo! Ayusin mo yung dali! Inumod na kayo! Sige na! Nagsisimula na ang kasal. Churong, pagkatapos ng maraming mga pagsipo, siguradong buong puso ang pagmamahal sa iyo nito. Pumapayag na ako magpakasal kayo. Salamat po, madam. Tong Pakfu, ano, masaya ka ba? Mayroon ka pa bang gustong sabihin? Wala na po akong ibang hahanapin pa. Napakaganda ng buhay ko. Para lang sa sabog ng pantig. Sabi ka na siguro, para mamayang gabi, ano? Tong Pakfu, huwag mo kaming bibiguin. Tratuhin mo na mabuti si Churong. Madam, patawad ko, nagkamali ako sa inyo. Basta tandaan mo, ikaw pa rin ang kuya namin. Magsisilbi pa rin kami sa'yo. Happy birthday to you! Churong, mahal ko. Churong, marami tayong pinagdaan ng pagsubok. Salamat sa'yo. Oo nga. Ikakasal na rin tayo. Mm. Binabati mo kayo! Binabati din dalawa! Itong Pakfu, napakaganda ng asawa mo. Bakit hindi mo siya halikan ngayon na? Sandali. Hulaan mo muna ang hili ko. What? Sa palagay mo, mahjong kaya? Blackjack? O tingkaw ba?